Sunday! This is Tony and welcome back to my channel. The reason why I'm filming this video is because I want to share kasi may nagtanong sa akin saan daw ba pwedeng gumawa ng resume kahit gamit lang yung cellphone, or is it possible to create an outstanding resume using your mobile phones? At ang sagot dyan, malalaman nyo na, so don't go anywhere, sit back and relax and watch the full video. Alright, so kung tinatanong nyo kung pwede bang gumawa ng resume using your mobile phones, yes. Ngayon, sabi ko nga sa una kong video, parang wala na halos imposible ngayon. Lahat pwede nang gawin. Lahat accessible na. Napakarami na nating resources. Kaya samantalahin nyo na meron tayong mga ganyan. Mga apps, sa computer man or sa cellphone, still makakatulong yan para sa mga pang-araw-araw or kung saan mang mga biglaan na kailangan natin. Alright, so yung isang tool na pwede ko i-recommend sa inyo ay ang Canva. So ngayon, ituturo ko kung paano using your mobile phones. Kaya, yan, dana, makinig, manood, okay, manood, para malaman nyo. So, ang kagandahan dito, pwedeng habang nakahiga ka, nagre-relax, yan, ini-edit mo, ini-edit mo yung resume mo, nag-iisip ka, malalim, habang nakahiga, or habang nakasakay ka sa jeep, di ba? Ingat na sa magdanap, ha? Ingat! Ayan. So, pwedeng habang nakasakay ka sa sasakyan, papuntang trabaho, ayan, pwede mo i-edit, pwede kang gumawa, o basta may internet. Basta may malakas sa mobile data mo. Ayan. Kasi itong app na ito, nangangailangan ito ng internet. So, ayun na. Let's start! Okay, so, ito lang mga dapat gawin. In-uninstall ko yung Canva ko dito. Kasi gusto ko makita from scratch. Gusto ko ipakita sa inyo from scratch. Kung paano ko ba siya dinownload, kung paano ba ako nag-register, at kung paano ko ba siya ginamit. So, unang-una punta tayo sa, kung Android ang gamit nyo, just go to Google Play Store and then type Canva. Ayan, Canva app. Or kung iPhone user kayo, just go to, ang Apple? O, basta punta kayo sa installer ng Apple. Hindi kasi ako Apple user. Sorry naman. Ayan. So, just install Canva. Ayan. Intayin nyo lang na maka 100% siya. Just wait. And then, viola! Installing. And then, open. Ayan. So, nag-scan na siya. Intayin nyo lang. Huwag namang atat. So, hintayin nyo lang siya mag-open. And then, yan, nag-open na. You can register through face, either through Facebook or your email. So, register lang tayo through Facebook. Since naka-register na ako, i-hit ko lang yung continue to Facebook at papasok na tayo sa Canva. Eto na! Ayan. So, eto na nga. So, nandito na tayo sa loob ng Canva. As you can see, nandito yung search. Nandito yung mga categories. Kung anong gusto mo. Ayan. Pwede rin kayong gumawa ng mga pang-Instagram post dito. Ayan. Mga logo. Kung anik-anik na gusto nyo. Mga pang-pin sa Pinterest. Sa Facebook cover. Ayan. Napakaraming choices dyan na pwede nyong pamilihan. Yan, sa kahit anong paraan nyo gusto. Ayan. And then, meron dito mga samples. Yan. I-edit nyo lang yan. For example, sa Instagram. Yan. Gusto nyo gumawa ng isang graphic design. So, piliin nyo lang yung free. For example, this. Yan. Palitan nyo lang. Edit nyo lang. And then, palitan nyo ng gusto nyong picture na ipalit. And then, there. So, yan. Tap something to start, yan. Since ang atin naman talagang purpose, kaya tayo nandito, ay gumawa ng resume, so pupunta tayo sa resume.
See, nakita nyo resume, bitnap. Resume, pwede kayong pumili ng iba't ibang designs or iba't ibang atake kung paano nyo, or iba't ibang atake ng itsura ng resume nyo. So, we have professional, modern, simple, infographic, minimalist, corporate, creative, photo, colorful, acting, academic, graphic design, college, high school, scholarship. So, kung ano mang gusto nyo. For example, naghahanap kayo ng trabaho. So, let's go for the professional one. Okay. So, for professional resumes, we have a lot here. Ayan. Yan na po ang itsura ng resume ngayon. Hindi na siya katulad ng mga nabibili natin sa tindahan na tigpipisaw. Huwag na kayong gumamit ng biodata, ha? Magpaka-creative naman kayo. Innovative na po tayo ngayon. So, ito na yung mga usong resume. Ayan. Hindi na po... Lahat ng resumes ay may picture. Yung iba, wala. Ayan. Pero mas maganda pa rin kung lalagyan natin ng picture. Para naman, di ba, makita ni client, yan, or ni HR manager kung sino ba yung kanyang i-interviewin. Di ba? So, yan, there. For example, we choose this one. Okay. So, yan. So you can see there are some choices and then okay and then click edit yan. And then tap something to start editing wala pong H. Tap something to start editing. Here we go. Ayaw niya. There. Okay, so medyo maliit siya. If you want, palakihin nyo. Siyempre, gawa-gawa rin ang paraan. Now, pero yan. Gusto nyo, pwede nyo naman siya palakihin. I-widen nyo lang dun sa screen nyo. Yan. Kung medyo malabong mata nyo, yan. Napapagkalata kayong tumatanda. Yan, pwede nyo palakihin. Masyado malaki, pwede nyo paliitin. Ah, hindi naman ganyan kaliit. Grabe naman. Ito, ayan, paano na, ayan. So, going back to normal, pwede nyo, ayan. Diyan pa lang, pwede na natin palitan ng picture. So, kahit ang picture pwede nyo ilagay, pero mas maganda syempre, yung professional type na picture. Huwag naman yung tipong naka, ano ka, ayan, parang tipong pang model ka. And then, it will ask you to allow Canva to access photos, media, and files on your device. So, just click or just tap allow and then also Canva to take pictures and record video, then allow. Ayan, so palitan lang. For example, the picture that I'm gonna use is ano ba? Ano? Ayan, ang dami kong picture dito, no? Dami kong mga selfie dyan eh. Shelfie. Ano ba? Nakikita ng dami ng picture. Ayan. Mga picture na hindi natin pwedeng gamitin yung iba. Kasi wala akong professional type. Wala akong professional type na picture. So, I'll just use this one. Ayan. Yan lang yung nakaharap eh. And then, let's change the name to Tony. Hearts. Social media manager. Lagay sa ilalim kung anong ang ina-applyan mo or kung anong position ka. And then, of course, the personal background. Bahala na kayo kung anong gusto nyo ilagay dyan. Oh my God. No. There. So, kung anong man professional background pwede nyo ilagay. Pwede nyo laro-laruin to. Pwede nyo rin laruin ng kulay. Palitan nyo ng kulay kung ayaw nyo ng ganitong kulay. Pero kung ako, okay na sa akin to kulay na to. Ayan, and then the achievements, kung meron kayong mga achievements sa buhay, kung nakapagpaan na kayo ng baboy, ayan, kung consider nyo yung achievements, so why not, diba? Pero ibagay naman natin sa ina-applyan, diba? And then yung get in touch with me, of course, your contact information, your work experience, yan. Kung kailangan nyo ng mahabang work experience, ibaba nyo tong education. Ito, bawasan nyo itong education na ito. Tsaka, tanggalin nyo itong previous education kasi sa online, if you're going to apply to a certain job,
online, hindi naman nila talaga kailangan yung educational background. Wala silang pakialam kung magna cum laude ka, kung naging president ka ng youth organization sa school nyo. Wala silang pakialam doon. Ang pakialam nila ay kung kaya mo bang gawin yung trabaho at kung meron ka bang skills para sa trabaho na yun. Ayun. So kapag natapos mo na yan, yan, tingin mo okay na yan, na-edit mo na lahat ng mga kailangan mong i-edit, yan, sundan nyo lang to. Ayan. Alam nyo, ang mga bagay-bagay ngayon, ginagamitan lang ng sentido common. Kaya, kayang-kaya nyo yan. Madali na naman i-edit to. Ayan, edit nyo lang dyan. And then, pwede nyo rin palitan ng font. Kung may gusto kayong font, yan, pwede nyo siyang palitan. Available na rin yung iba't ibang font. Pero, gaya nga sabi ko, kailangan ibagay sa inyong resume. Huwag kayong basa-basa maglalagay ng font na baka naman ganitong Armstrong ilagay nyo o si Anak Tora. Kasi hindi naman pala mabasa ng client. Pwede nyo rin palakihin. Ito yung size niya. Ayan. Pwede nyo palakihin. And then, yan, may mga left and right. Yan. At, bold, italic, yan, spacing, yan, almost everything is here. So there. So once you're done, just have to click this one or tap this one, yung sa taas, yung circle na may tatlong, hindi pala to, hindi, just tap the check, yung check dito sa taas, i-tap nyo lang yan. Ayan. And then, download. Yan. Meron dyan download button. Download icon sa taas, katabi ng dalawang taong magkatalikuran. Yan. Yung download dyan. Yung arrow down. And then, it will prepare to download. And then, yan. Pwede nyo na siyang i-share through your email. Yan. Sa, yan. Gmail nyo. O kaya sa Messenger. Kung meron kayong pagpapasahan kayo ng resume. Ayan, ano pa ba? So, pwede nyo rin naman siya imprint. Yan, punta lang kayo sa malapit, sa pinakamalapit na computer shop at doon kayo magpa-print. O kaya sa Google Drive nyo, kung meron kayong Google Drive. O kaya sa folder mismo ng phone nyo. Yun lang, so napakaraming ways para i-save ang inyong resume. Now, I'm going to cancel this kasi meron na ako. Yan. And then, you don't have to leave a feedback. Kasi, hindi naman nare-require. Pero, parang wala tayong option, oh. Give feedback and yes right now. Anyway, ayun nga. So, there. So, that is how quick and easy you can make your own resume. Alright, until next time. See ya! See ya! Uh-huh.